الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام So, alhamdulillah, noong last halaman natin ay pinahintulutan na ang mga sahaba o mga kumusliman doon sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Makkah na sila ay magtungo na sa Abyssinia sapagkat labis-labis ng pagpapahirap at mga paniniin, pangangantsaw, pagmamalupit ng mga Quraysh sa mga Muslim, halos hindi na nila magampanan ang kanilang mga ginagawang sinasanay na mga obligasyon, lalo-lalo na ang mga sala. Bagamat may nasasabi na ang sala sa Makka ay dalawa-dalawang raka, Fajr at saka Maghrib ay obligatory na ito, pero naman nasasabi ito ay hindi obligatory, ito ay pagsasanay lang sa mga Muslim, maliban lamang daw kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkat ang obligadong sala ay after Isra wal Mi'raj pa lamang. Alanos, yes. But in this time, nasa Abyssinia na ang mga sahaba. Now, dumako tayo ngayon sa sinasabi nating satanic verse. Yaong ang dahilan kung bakit bumalik ang mga Muslim mula sa Abyssinia, babalik na sa Makkah. Ano ba ang dahilan bakit sila ay muling uuwi na o babalik na sa Mecca? Mayroon itong tatlong version. Okay? Una, ang pangyayari, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pumunta dyan siya doon sa Kaaba. Okay? So pumunta doon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Kaaba at siya ay nagsala. At inirecite niya doon ang Suratul Najm. At marami sa mga Quraysh doon ang nakarinig sa kanya. Actually, nandoon pa ang isang iginagalang at marangal at mapwersang tao na si Walid bin al-Mughira. So meaning, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kasi hindi siya basta magalaw doon. Kaya nakakapagsala siya ng lantad doon sa Kaaba dahil mapersa rin ang kanyang tribo, lalo na si Abu Talib. Hindi siya magalaw kaya nagagawa niyang makapagsala doon. Pero alam natin, kahit na siya nakakapagsala, binabastos siya in sa kanilang mga dila, but sometimes gumagamit sila ng pananakit na pisikal. Pero patuloy pa rin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagsasagawa ng kanyang sala doon sa Kaaba. So nung i-recite ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Suratul Najm, na ito ay inireveal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito kasing surang ito, napaka-powerful nito. Pag binasa mo ito, talagang tatagos sa puso mo kahit hindi ka mananampalataya. Especially talagang naiintindihan mo ang ibig sabihin ng revelasyon to. Tulad ng mga Christ na hindi pa Muslim, mga Muslim, naintindihan nila ito dahil salita nila ito eh. Ang Suratul Najm na ito, napaka-power ng revelasyong ito. That's why, nang i-recite ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bagamat alam natin ang estilo ng mga ito kapag narinig, nakarinig ng Quran, gaya ng nakagawian nila, nag-iingay sila para hindi nila marinig ang nire-recite ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mapagwagyan ito. Ang ginagawa na pag mag-recite ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sila ay nag-iingay. Ala tasma'u li hadzal Qur'an walgaw fihi la'allakum taglibun. So ano sabi nila? Narinibil ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kayong makinig sa Qur'an at magingay kayo upang sa ganun ay mapagwagian nyo o mapanaigan nyo ang Qur'an. Meaning, hindi nyo siya marinig. Wala kayong maririnig sa Qur'an pag nag-ingay kayo. At maaaring madistract si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pambabastos yan. But nang marinig nila ang Suratul Najm,
Alhamdulillah, nakalimutan nila na sila ay dapat mag-ingay upang sa ganun ay mapanaigaan, mapagwagian nila ang nire-recite ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kundi ang nangyari sa kanila ay natabihime sila dahil sa napaka-power ng revelasyon ito. Meaning, na-touch ang kanilang mga dibdib o puso sa pagre-recite ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa oras na ito, at wala silang masabi. Wala silang masabi sa kanilang naririnig upang ito ay gawan ng kaingayan, kontrahin, hindi. Tumalab sa kanilang puso ang suratun Najm. That's why, pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pag-recite niyang sinabi niya, "Fasjudu lillahi wa'budu." Meaning, at kayo'y magpatirapa kay Allah subhanahu wa ta'ala at sambahin siya. In this situation, nagpatirapa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagpatirapa din ang mga Quraysh na nakaririnig doon, Allahu Akbar. Dahil na-touch ang kanilang mga puso, naiintindihan nila na talagang dapat talagang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ba sila ay mga tulala at nawala sa sarili, na sila rin ay nagpatirapa nung magpatirapa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Maliban kay Khalid at kay Walid bin Mughira, hindi siya nagpatirapa. Pero na-touch din siya ang ginawa niya dahil may pride siya, kumuha siya ng lupa at tinalagay niya lang sa noon niya, sabi niya, sapat na ito. So parang ganun din, kaya lang hindi siya nag-prostrate, pero kumuha siya ng lupa, nilagay sa noo, at sabi niya, sapat na ito. Nagpatirapa siya, nakatayo sa lupa, inilagay niya, because of pride. So in this situation, nang malaman nito ng mga mukupwersang Quraysh, ay agdagli-dagli nilang pinuntahan ang mga taong ito kung bakit nila ginawa na magpatirapa kasama ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ito'y tanda ng pagtanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala, kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagtanggap sa ilang Islam, pagtanggap sa religion, meaning sila na ay nag-Muslim, dito ay kinondena sila ng malalakas at mapupersang mga namumunong Muslim. At sinabihan nila ang mga ito kung bakit nila ginawa ang magpatirapa. Pero dahil sa takot nila sa mga taong ito, sila ay napwersa at napilitan na namang magsinungaling. Anong sinabi nila? Ha? Ginawa lang namin yun. Nagpatirapa lang kami kasama ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baka sakaling si Muhammad ay magpatirapa na rin sa ating mga Diyos. Meaning, nakisama lang kami para makisama na rin si Muhammad. Kung kami sumamba, nagpatirapa sa kanyang sinasamba, pagkatapos magpatirapa sa sinasamba natin, that's fair. Yun lang ang dahilan kung bakit, yun ang isang dahilan kung bakit namin ito ginawaan nila. Pangalawa, kinukutsa lang namin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iniisip ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kami nagpatirapa, na aakalain niya na kami ay pumayag na sa reliyon niya, yumakap na kami, tinanggap na namin siya, tanulas subhanahu wa ta'ala, kanyang reliyon. Hindi, tinutuya lang namin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam para siya manabig na kanot na kung kunwari kami ng embrace, kami ay nagpatirapa, tinanggap na namin reliyon niya, ngunit pagkatapos ay tatalikuran namin siya upang sa ganun ay masaktan siya. Tinutuya lang namin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning, nag-invento sila ng mga kasinungalingan. So that's why, naging komportable naman ang kanilang namumuno na sila ay hindi totoong yumakap sa pananampalatayang Islam. At yun naman ang totoo. Hindi naman talaga sila yumakap sa pananampalatayang Islam, kundi talagang na-touch sila ang mga puso nila sa mapwersang revelasyon ng Suratun Najm. But actually, naisip din nila, gaya sabi ko, na totoo ang nire-recite ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. They convinced na hindi kayo sabihin ng tao, jinn. Totoo ang dapat sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why they are convinced na magpatirapa. But because of pride, yun. Hindi totoo bandang huli ang kanilang ginawa. Mas sinunod pa rin nila ang kanilang mga namumuno na kung saan alos kinatatakutan ito sa Mecca. Ito ay nangyari after 3 months ng pag-hijra, mga ilang panahon, sabi ko sa inyo nakaraan, after mag-hijra ng mga kamusliman, aral natin, month of Rajab, sila nag-hijra, papunta ng Abyssinia mula sa Maka, after 3 months, in the month of Shawwal, nagbalik sila sa
Mecca after 3 months. Bakit sila nagbalik? Dahil nabalitaan nila na ang mga Muslim sa Makkah ay nag-embrace na. That's why in this situation, naging masaya sila, nanabig sila sa kanilang mga pamilya, na iniwanan nila, na gusto na nilang makasama, at especially gusto nila talagang batiya. Noon kung sila talaga ay nag-embrace. So in this situation, sila ay muling naglakbay pabalik ng Makkah para alamin ang katotohanan. Subalit, hindi pa man nakararating sa Makkah, ay mayroon na silang nabalitaan, ang iba ay may nakasalubong na hindi totoo ang kanilang nabalitaan na ang mga tao sa Makkah ay nag-Muslim na. Hindi totoo. That's why, ang mga iba ay dagling nagbalik sa Abyssinia at mayroon sa kanila na pumasok na ng Makkah. Sila ay pumasok ng Makkah at pangalawa, at ito ang dahilan kung bakit sa pangalawang pagkakataon ay pumunta ulit sila sa Abyssinia, dahil ang iba ay pumasok, hindi nagbalik sa Abyssinia, kundi sila ay pumasok doon sa Mecca. Okay? So, babalikan na lang natin yan. I think sa susunod dito, inshallah. So, this is the version number one kung bakit nagbalik ang mga Muslim mula sa Abyssinia to Mecca, dahil napag-alaman nila na nag-Muslim na ang mga tao sa Mecca. Ngunit, dahil nasabi natin, walang katotohanan sa kanilang nabalitaan. Okay? Alhamdulillah. That is the version number one. And this version, this is a authentic na kung saan galing ito kay Imam Bukhari rahimahullah. That's why walang dispute, walang nagkokontraan dito. They are all agree na ito ang dahilan kung bakit bumalik ang mga Muslim mula Abyssinia to Mecca. Okay, now, dakuhan natin ang second version and third version. The satanic verse. The satanic verse. Meaning, versikulong itinapon ni Shaitan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Version 2, version 3. Ang hadith na ito o ahadith, hindi ito makikitang malakas. Ang dalawang ito na mayroong sinasabing ito raw ay mga ahadith o hadith, hindi ito malakas, hindi galing sa mga greatest sira tulad ni Ibn Ishaq, Ibn Sham, and the others. Hindi nila sinasama ang satanic verse na ito, sapagkat para sa kanila ang mga ito ay daib at hindi malakas at invento o fabricated lamang ang version 2 o version 3 na tinatawag na satanic verse. Okay? So, they are weak, they said. They are fabricated. Ano ba ang verse? Ano ba ang version 2? Ang version 2, madaling lunukin to. Madali lang lunukin. Hindi katulad ng version 3, napakahirap lunukin ng report. Version 2, na magpatira pa ang mga Quraysh. Okay? Because sa recite ng Suratul Najm, hindi ko na ulitin ang kwento. Ang saraysay, ang hadith. Patira pa Prat Salai Salam, after he recite the Suratul Najm, doon sa sinabi nating ayah, ang mga Quraysh ay nagpatira pa din. So, gaya na sabi natin, nabalitaan ito ng mga Muslim, sabi siya kung bakit sila nagbalik sa Makkah. Okay, dahil nakarating sa kanila na ang taong Makkah ay nag-Muslim na. Okay. Now, itong version 2 na ito, matatagpuan natin ito sa tafsir ni Tabari rahimahullah. Alam nyo kasi si Tabari, sa kanya kasi kahit anong report tinatanggap niya, hindi makalaga sa kanya kung mahina, malakas, this ay invented, fabricated, this ay mabuk, this ay mabuk, wala siyang problema doon. Ang trabaho ni Ibn Tabari ay o ni Tabari rahimahullah ay maglikom ng report anuman marinig niya. Para pag siyang naglilikom, parang libro o aklat na encyclopedia si At-Tabari. So, mayroon namang benefits eh, ang mga paglilikom niya. Kaya nililikom niya, mahina man, malakas man, dahil alam niya, darating sa mga tao ang mga report na ito.
Okay? Kapag dumating sa mga taong report nito, pag-aaralan ng mga marurunong na ito ay mahina at imbento o malakas. In this situation, malalaman ng mga Muslim na ang mga narinig nilang mga report pwedeng malakas, pwedeng mahina. Tulad ni At-Tabari, tinatanggap niya kahit anong report pagkatapos sasabihin ng mga ulama na marurunong sa mga ganitong bagay, mga eksperto, kasabihin na mahina to. So ang benefits doon, malalaman nila kapag invento ng isang Muslim ganito ito, oh mahina yan. Galing kita ba rin, ni-report kita ba rin, okay? At sinabi ng mga scholar natin na ay fabricated invento. So that is the benefits. Kung wala, kung hindi nilikom ni Tabari at narinig natin sa iba at hindi na pag-aralan ng scholar, paano natin malalaman ngayon yun na mahina at malakas? That's why may benefits ang paglilikom ni Tabari rahimahullah. Itong version 2 na ito, ha, tinatawag itong satanic verse, ito ay binan. Hindi tinatanggap in many countries ng Islamic country. Binan ito, mga satanic verse, dalawang ito. Like for example, in Bangladesh, in Sudan, South Africa, 1998, binan na nila ito, satanic verse. Walang pwedeng mangaral ng satanic verse doon. Also in India, nakaban ito in 1998. In Sri Lanka also, nakaban din ito at Malaysia 1999, binan na ang satanic verse na ito. Ano ba ang report dito? They said, si Subair, okay, Urwa bin Subair ang nag-report nito. So sinabi kay Tabari, kaya kanyang tafsir, sinabi kay Tabari na si Urwa ibn Subair ang nag-report ng version 2 na ito. Alam naman natin kaya sabi na Tabari, susunod agad yan. Okay? Okay, now, sino ba si Urwa bin Subair? Siya ay tabiin lamang. Hindi niya nakita ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam natin siya ang unang nagsulat ng sirah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa kanyang narinig lamang sa kanyang ama. Yung narinig niya lang, yun lang ang nire-report niya sa buhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi niya nakasama, hindi niya nakita ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat siya ay tabiin lamang. Meaning, anak siya ng sahaba. Okay? So, in this situation, sinabi nila na siya ang nag-ulat ng hadith na ito na si Urwa ibn Zubair. At ito naman ay nilikom ni At-Tabari. Okay? So, in this situation, itong si Urwa bin Subair, ang katotohanan ay ginamit lamang siya. Hindi niya rin alam ang report na ito. Ginamit siya ng mga naninira sa pananampalatay Islam at sabihin kay Tabari na ito'y mula sa report ni Urwa ibn Subair. Okay? Bakit? Unang-una, itong report ni Urwa bin Subair, okay, unang-una, walang malinaw kung kanino ito galing. Can you imagine, sinabi ni Urwa bin Subair, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi po pwede yun. Hindi niya nakita Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano sasabihin ni Urwa ibn Subair na sinabi niya, sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pwede, dapat mayroon pang mangaling o chinook na reason ng mga sahaba bago kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero walang ganun. That's why dito pa lang, mahina na ito. Hindi niya nga nakita ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Paano niya sasabihin galing ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hindi rin isinalaysay sa kanya ng kanyang tatay ito. That's why walang link mula sa mga sahaba kundi sinabi galing kay Urwa bin Subair at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, walang malinaw kung kanino galing ito sa mga nagnarrate sa sinabi daw ni Urwa ibn Subair. Okay, now ang isindenting ito, ang tinatawag na satanic verse in Suratul Najm, ganito ang pagka-recite ng Prophet sallallahu alaihi wasallam habang siya nagsasala doon sa Kaaba. Naririnig siya ng mga Quraysh. So in Suratul Najm, verse 19:20, ito ang nakalagay. Nirecite ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. 19 to 20 ayah or verse. Apara'aytumul Lat? Nakita niyo ba sila? Wal-Uzza, wal-Manat, talatatan ukra. So, nirisay siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nakita ba ninyo sila?
al-usami ni kanilang dalawang Diyos-Diyos ang mga pagano, ng mga rabo, at banat ang pangatlo. Ayah number 21 and 22, ito talaga ang i-recite, ni-recite the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Number 21, 22, 1920 kanila. 21, 22, alakumudda karu, walahul unta tilka idan, kismatun dita. Ano? Sabi ng recite the Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa inyo baga ay bangay ang mga lalaki at sa kanya ang mga babae, katiyakan ito ay hindi makatarungan sa pagbabahabahagi. Ito ang ni-recite ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi yun ang narinig ng mga Quraysh. Nagtapon ng salita, si Iblis, yun ang kanilang narinig, hindi ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong itinapon ni Iblis na kanilang narinig? Sabi niya, tilkal garanikal ula wa inna syafa'ata kunna latarjuka. Sabi ni, yun ang narinig nila. Yung ayat 21, 22, yung re-recite ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi ko, hindi narinig nila. Ang narinig nila, tilka garanikal ula wa inna syafa'ata kunna latarkuja. Latarkuja. Anong ibig sabihin? Yung kanila, manat, alat, alusa. Sila ang mga pawang mga ibon, yung tatlo daw yun, sila ang mga pawang ibon na mahaba ang kanilang leeg kung saan ang kanilang pamamagitan ay tatanggapin, meaning ni Allah. So, ibig sabihin, yung recite na ito na narinig nila, mamamagitan pala ang kanilang mga sinasamba at tatanggapin ni Allah, subhanahu wa ta'ala. That's why, nung magpatira pa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, anila, ano pang hinihintay natin? Sinang manan ni Muhammad yung sinasamba natin. Sinabi na niya na, tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pamamagitan ng sinasamba natin. At si nagpatira pa, sinasamba niya ang Allah, sambahin natin ang Allah. At si Muhammad ay nagpatira pa, sinasamba niya ang ating sinasamba. Pero ito, magpatira pa na tayong lahat. That's why nagpatira pa sila. Because yung itinapon na salita ni Shaitan, yun ang narinig nila, hindi yung ni-resign ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito, hindi kasalanan ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil walang ni-resign na ganun ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kundi ang narinig nila yung tinapon ni Shaitan na salita. At yan ay pinababayaan. Nang alas matala, mamaya, babasahin ko yung ayah dyan na pinapahintulutan niyang maghagis ng kasinumalingan si Shaitan, even lang sa mga propeta at sugo, hindi lang sa mga tao na pagkaraniwan. Alam niyo ba, actually, ang mga Quraysh ay naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang dapat sambahin. That's why narinig niyo palagi, wallahi, wallahi, sila'y nanunumpa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang nila matanggap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una kasi, ayaw kasi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam natanggapin niya ang kanilang mga Diyos-Diyos na sinasamba. Kaya hindi rin na matanggap nila ang Prophet, hindi rin matanggap ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinasamba nila yan. Kaya nga lang namang nila sinasamba si Allah, Al-Uzza, Al-Manat, or the 360 idols, sabihin natin, karamihan sa kanila, sinasamba lang nila yan para gawing pamamagitan lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, para mapalapit lang sila, lalo kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung bakit nalang sinasamba yan. That's why nusabihin daw ni Shaitan, nakala nila, re-recite ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na ito pala yung re-recite ni Shaitan na narinig nila, yung tatlong ito na katulad ng mga ibon na maaaba ang kanilang mga leeg, yan ang tinatawag garanika, na kung saan ang kanilang pamamagitan ay tatanggapin. That's why, lumilitaw na, katanggap-tanggap ngayon ang kanilang sinasamba. Tinanggap na ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpatira pa siya, nagpatira pa din sila. Ito ang dahilan, version number 2, na nabalitaan ng mga Muslim sa Abyssinia na ang mga tao sa Makkah ay nag-embrace na sa Islam. Katulad na kanina. Kaya naman sila ay, after 3 months, Syawal, babalik sa Makkah upang alamin ang katotohanan. Nananabik sa mga pamilya, sa mga naiwan, masaya, maligaya, dahil makakasama nila sa isang reliyon ang kanilang pamilya, reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang masakit, hindi pa man sila nakakarating sa Mecca, nalaman na nila na walang katotohanan ang kanilang nabalitaan na ang mga Muslim sa, na ang mga Quraysh ay
nag-Muslim na o nag-embrace sa Islam, wala katotohanan. Bakit? Una-una kasi yung mga iba pang mga alipin, karamihan doon alipin na iwan, patuloy pa rin nilang pinaparusa ng mga ito at ang mga iba pa na nakaposas, nakatinagaya at nakakulong ang kanilang mga anak na tao sa Quraysh. That's why walang katotohanan ang report na ito. Pangalawa nila, kung nagpatira pa man, sinasabing ito ang dahilan kung bakit sinabing nag-embrace sila. Hindi. Tinuya lang nila si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ginawa lang nila yun para rin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay pumayag na magpatira pa sa mga Diyos-Diyos na nilang sinasamba. But actually, walang katotohanan na sila'y nag-Muslim. That's why ang mga iba ay nagbalik. Sabi siya, ang iba ay pumasok sa Makkah. Okay, aalamin natin yan sa susunod inshallah. Version number 3, ito ang mahirap lulukin. Ito ang mahirap lulukin. Ang version number 3, okay, binasa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang ayah number 19, number 20. Binanggit si Manat, Al-Usa. Okay? Binanggit si Al-Manat doon at ang Al-Usa at ang pangatlo kanila sinasamba. Okay? So, sino sila? Sino binanggit natin kanina na sinasamba nila? Ha? Al-Manat, Lat, at saka Al-Usa. Pagkatapos niyang banggitin ito in verse 19-22, 21-22, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang nag-recite. Yung kanina narinig nila kay Shaitan, yung sila ang nakarinig, hindi nirecite ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. But now in version number 3, mismo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ang nag-recite at narinig ng mga Quraysh mismo sa bibig ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na tinapon ni Shaitan bilang revelasyon kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam at narinig niya at i-recite ng Prophet sallallahu alaihi wasallam 21-22, narinig ng mga Quraysh mismo sa bibig niya na ang tatlong ito na makakabang liig na parang ibon tatanggapin ng kanyang pamamagitan. Exactly, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam anila ang nag-recite, hindi nila narinig ito kay Shaitan kundi narinig mismo kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yun? Tilka garanikal una wa inna syafa'atakana yatuh kaja. Okay? Sila ay tulad ng mga ibon, mahahaba ang liig na ang pamamagitan ay tatanggapin sa kanila na meaning ng Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nag-recite daw nito. In this situation, lumapit si Jibril alayhi salam. Sabi niya, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yung nirecite mong yun? Hindi ko nirecite sa iyo yun. Wala akong nirecite na ganun sa iyo. Anong mangyayari ngayon? Kung halimbawa, Prophet sallallahu alaihi wasallam siya nag-recite nito at sinabi ni Jibril alaihi salam, hindi siya nag-recite ng meaning, hindi revelation yun. Anong mangyayari ngayon kung ikaw lalagay sa kalagayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nalungkot bigla ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalungkot siya. Nalungkot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadaya siya ni Shaitan. Si Shaitan pala ang nag-agis ng salita at yun ang in-recite niya nang malaman niyang hindi pala revelasyon yun at pabor sa mga Quraysh. Nalungo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At of course, ang mga Quraysh in this situation ay maligaya-maligaya, masaya-masaya sila habang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nalungkot at nalungo. Bakit siya nalungkot at nalungo? Bakit? Dahil kapag sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Quraysh na ito ay hinagis lang ni Shaitan at hindi pala ito revelasyon, hindi siya paniniwalaan. Lilitaw siya ngayon na sinungaling at nag-iimbento lang sa Quran. That's why hindi ngayon masabi-sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam paano niya ito sasabihin sa kanila para sila'y maniwala na ito hindi niya nirecite bilang revelasyon kundi pala tinapon ni Shaitan. Lilitaw siyang sinungaling, lilitaw siyang nag-iimbento lamang. Kapag mali sasabihin niya, hindi sa akin, hindi revelasyon, pag tama, revelasyon. Kaya mahihirapan dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This situation, nang magpatira pa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagpatira pa din sila dahil mismo narinig nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang kanilang sinasamba ay tinanggap na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mamamagitan sila kay Allah ta'ala, tatanggapin ng Allah ta'ala. That's why ano pong dahilan para hindi tayo magpatira pa kanila? Sinamba na ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Allah, sinamba na ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ating mga sinasamba. Ano pang hinihintay natin? Sinasamba naman natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, tinanggap niya ang ating mga Diyos, magpatira pa na tayo. Mismo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw in version 3 ang siya nag-recite nito. Subhanallah.
Alam niyo nga mga kapatid sa pananampalataya, ang paghagis ng salita na kasinungalingan ni Satan ay pinahintulot na Allah subhanahu wa ta'ala. That's why kung mangyari man ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, if this is a true, Allah knows best, Allahu a'lam. Pinapahintulot ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Let's take a look at the ayah from Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 22, mahalaga ito. Chapter 22 verse 52 verse 53. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ At hindi kami nagpadala sa iyo. Ba't hindi kami nagpadala bago ka pa? مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ At hindi kami nagpadala sa iyo, Muhammad, bago ka pa sa mga propeta at subo, إِلَّا إِذَا تَمَنَّ أَلْكَ الشَّيْطَانِ أَلْكَ الشَّيْطَانِ فِي أُمْنِيَتِهِ Bayansakul Allah subhanahu wa ta'ala ma yulukas syaitan thumma yuhkimullah ayatihi wallahu alimul hakim. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kami kailanman nagsugo bago ka pa Muhammad ng mga propeta at sugo, maliban kung siya ay nagpapahayag ng revelation na si Satanas ay nag-ahagis sa kanila ng mga salitang kasinungalingan. Nagpapahintulot ang Allah subhanahu wa ta'ala, si Satan makahagis ng salita sa mga propeta at sugo bago ka pa Muhammad. Kung nangyari man sa ito, meaning kay propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi lang siya nangyari yan. Mga lahat ng propeta at sugo pinakintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na makapaghagis ng salita si Satan ng mga kasinungalingan. That of what? Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapawalang bisa sa anumang ginagis ni Satan. Ganun lang naman lulunasin niyo ng Allah subhanahu wa ta'ala eh. Kapag ito ang revelasyon, nakatanggap si nakapaghagis si Satan sa propeta at sugo at hindi revelasyon, pagwawalang bisa lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gagalunin lang ng Allah subhanahu wa ta'ala yun. Ganun lang kasimple, buburahin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat pinahintulot niya, kapag ito ay nakuha ng mga propeta at sugo na i-recite, i-abrogated lang ng Allah subhanahu wa ta'ala para walang magawa ang mga hindi mananampalataya. Okay, sa anumang inaagis ni Satan, aabrogahin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapatatag ng kanyang talata at si Allah ay ganap na nakakaalam sa at tigib ng karanuman. Another wisdom kung bakit ito pinapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, liyaja'al mayuti syaitanu fitnatan lilladina fi kulubihim maradun wal kashiyati kulubuhum. Yan. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit niya pinahintulot ang syaitan na magagis ng kasinungalingan sa propeta at sugo? Upang gawin niya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang anumang inahagis si Satanas ay maging pagsubok sa mga tao. Susubukan sila ng tao dahil din susubukan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga tao na ang kanilang mga puso may kasakit, pagkukunwari sa pananalig, pagmamataas, at pusong pagmamatigas. In this situation, ang mga Quraysh, kung ginawa man ito, Allah subhanahu wa ta'ala pinahintulutan niya na makahagis si Satan ng salita kasinungalingan kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, at ito upang patigasin ang mga puso at subukan ang mga Quraysh. Diba? Dahil pagka nalaman nila na ito ay abrogated na, pinawalang bisa ng subhanahu wa ta'ala, ano mangyayari? Titigas na ang kanilang mga puso, mawawalan ng tiwala sa mga revelasyon, dahil dito ay ito ang dahilan kung bakit hindi sila magagabayan dahil ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iniligaw niya ang gusto niyang iligaw. Even na ikaw ay Muslim, kapag ikaw ay paniniwala mo, may sakit ka, mapagpunwari ka, ipokrito ka, madali ka na madaya ni Satan in this situation. Oh, bakit pinawalang bisa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yun? Bakit ganun? Oh, para nagdududa na ako yung Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni-invento niya lang yata ito. Meron na niya, di ba? Ang mga hindi mananampalataya na may abrogated sa Quran, di na sabi na bakit may abrogated ang Quran? Nakakalimot ba ang yung Panginoon Muhammad? Bakit nawawalang bisa yung mga sinasabi mong mga versikulo? Bakit ito abrogated? Ibig mong sabihin, mali, kaya itutuwid lang yung Panginoon? O ito man itutuwid nito? O kaya naman Muhammad, ibig mong sabihin, nakakalimot yung Panginoon, bakit may abrogated? Tita mo? Ha? Inililihis ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao sa pamamagitan ng abrogated. Kaya naman kapag nakatanggap ang mga propeta at sugo sa hagis na kasinungalingan ng Satan, paano lilihis siya subhanahu wa ta'ala? I-abrogated niya. O bakit ngayon abrogated niya? Dati sumuta siya biyan para ilihis niya ang may mga sakit sa puso, mapagkunwari, mapagpanggap ng mga Muslim. Yan, nilinisin sila ng subhanahu wa ta'ala, wawalisin sila, natanggalin sila sa dalisay na pananampalatayang Islam.
So malinaw, mga kapatid ko sa pananampalataya, na si Satan ay pinapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na makahagis siya ng salita sa mga propeta at mga sugo. Kaya kung mangyari man ito kay Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, this is not a big deal. Pinapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at may wisdom. At madaling linisin ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala by way of abrogation lamang, wawalisin ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga hagis ni Shaitan. At kapag ito yung bugado na, wala nang magagawa ang mga may sakit sa puso. Alhamdulillah. So, napakalinaw, mga kapatid ko sa pananampalataya, na ang version 3, inirecite daw ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na narinig ng mga Quraysh kung bakit ito sila ay nagpatirapa dahil sa mismong bibig ng Prophet sallallahu alaihi wasallam nila narinig na tinanggap na ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanilang mga sinasamba, Al-Lat, Al-Usa, Al-Manat. Okay? Alhamdulillah. But, remember, ang version 2, version 3, bagamat may nasasabi ang version 2 ay katanggap-tanggap, madaling lunukin, wala mang problema doon sa version 2. Bakit? Hindi naman ni-recite niyo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Narinig nila ang mga Quraysh, kala nga sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ngunit ang totoo, narinig nila si Shaitan. That's no problem. Okay? That's no problem. Nadaya sila ni Shaitan. But actually, dahil ganun pa man, this is a way. This is a fabricated. Lalo na ang version number 3, lalo itong fabricated. Bakit? Kung susuriin natin ang mga nag-report ng mga sira o mga nagre-report dito, wala kayong makikita na sila'y naglagay ng mga authentic. Wala. Wala kang makikita. Kundi fabricated, daib. At karamihan sa mga sira, hindi nila sinasama ito. Nagpapakompustan sa tao. Kung ilalagay man nila ito, ilalagay nila daib, fabricated. Okay, ngayon, nalalaman yung satanic verse, ha? Pero pinapahintulot, ba't ito, daib ito, hindi ito tumama o dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung number one version, yun ang pinaka-authentic Bukhari, rahimahullah. Okay? Actually, also, ang version 3, version 2, okay, sabi ko sa inyo eh, dahil hindi naman narinig kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, nadaya lang sila, isaitan. Ang version 3, this is totally reject ang number 3. Invento, fabricated talaga ang number 3. Okay? So meaning, this is a daib and fabricated and this is rejected. Because Imam Katir, rahimahullah, especially sa tafsir. Wala sa tafsir niya tulad ni Tabari ang patungkol sa satanic verse. No satanic verse in tafsir ng Imam Katir, rahimahullah, ang number 1 na nagtatafsir, walang ganyan. Okay? Al-Qadi bin Iyad, rahimahumallah, siya ay espesyalista sa sira. Espesyalista sa sira to. Espesyalista niya sira, espesyalista sa sira, wala siyang report na ganyan. Hindi niya nire-report ang bagay nito. Albani, rahimahullah, siya ay scholar ng mga ahadid, the plural of hadid, walang report na satanic verse sa mga ganito. This is a only fabricated and daib. Sabi niya, walang ahadid na reported patungkol sa satanic verse, bagamat mayroong pinapahintulot ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga propeta at sugo na magtapon ng sansa sinuwalingan sa mga ito. But in our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam, never wardyado ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pwede makapagtapon sa kanya si Shaitan. Wardyado ang Quran, wardyado ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi mo pwedeng gawin makurat ang Quran ng ninuman hanggang ngayon. That's why hindi magyayari yan kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kung nangyari mo sa mga naunang propeta at sugo, hindi mangyayari kay Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil protektado ang Quran. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala mananatili ito magpakailan pa man hanggang mayroon tao sa mundo, hindi mawawala ang Quran, hindi katulad ng mga naunang aklat. Ito ay mananatili. That's why guardyado ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at guardyado niya rin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng pagkakamali. Itutuwid niya Prophet sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng kanyang hindi gusto. Sasabihan siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kapag ito ay mali. Like for example, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimuna ahallaha alallahu la. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimuna ahallallahu la. Bakit may pinagbabawal ang hindi pinagbabawal sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ginawa halal? Oh, diba? Binabawal sa kanya yung kinain niya na mabago daw, hindi ko nakakainin, sinabihan siya ng Spartan. Guardyado siya! Hindi siya pwede magpapulikitin na kasinungalingan, papatayin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, puputulin niya ang likid ng kagigyat ng kanyang puso, sasakmalin siya sa kalang kamay, papatayin siya! Hindi siya pwede magpapulikitin.
That's why gardyado ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ay makapagsalita ng ayon kay Shaitan at ayon sa kanyang sarili kapag may konektado sa pananampalataya ito. Gardyado siya ng sumatala. At gardyado ang Quran. That's why napakalabong mangyari na si Shaitan ay makahagis ng salita na kasinungalungan kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why walang report sa mga ahadid ng satanic verse. Only on Tabarin, tafsir of Tabarin. And this is Da'if, and this is a weak, at sinabi na kung saan si Urwa bin Zubayr nag-report, at sinabi Urwa bin Zubayr, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya nakita ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya nakasama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, paano niya nasabi yun? At hindi ni-report ng kanyang ama ang bagay na yan kay Urwa bin Zubayr. That's why ang bagay na ito ay napakahina at pabrigado lamang, pabrigado lamang. Paso ibang ko sa iba, rahimahullah. Ha? Sabi niya, ni Ibn Uthaymeen, rahimahullah, ang nagsasabing ang hadith na ito ay strong, satanic verse, sila ang kalaban at sumisira at alay sa pananampalataya ng Islam. Tama? Ginawa lang nila itong invento para sirain nila ang magandang pagkamodelo ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang tunay na relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ipalitaw nila na si Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nag-invento ng Quran, ay nagsisinungaling ang Prophet sallallahu alaihi wasallam para mapatunay siyang hindi propeta, subo hindi siya tumatanggap revelasyon, kundi siya ay nagsisinungaling lamang ng tao. So ginawa ito sa Ibn Qusaymah rahimahullah ng mga taong gustong wasakin ang pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit nakalimutan nila na hindi mo kayang patayin, apulain ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo kayang sirain ang relihiyon ng makapangyarihan sa lahat ng bagay at pinakamaalam. That's why walang magagawa ang mga taong ito, aniya, kundi sinisira lamang ang kanilang mga sarili at lalo mapalayo sa matuwid na gabay, at hanggang sa kamatayan ay dumating sa kanila, ito ang dahilan kung sila, kung saan sila ay mananahanan sa kaparusahaan, walang, ano bang ibig sabihin ng walang tigil na kaparusahaan? Anong pinakamagandang words natin gawin dito? Walang katapusan, pagpaparusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat ng gumawa ng mga report na ito ay daib, hindi totoo, at sila ay maaaring sumisira lamang sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah. So now, kaya nasabi natin na magpatira pa sila, ang mga Quraysh, napalitaan ito ng mga taong Muslim sa Abyssinia, babalik sila sa Makka upang alamin ang katotohanan, paligaya, nananabik kung ito nga ay totoo sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga iwan. So inshallah, ito ang papasahin natin na napakaganda ng mga istorya dito sa pagbabalik nila sa Makka, at muli ay tatakbo muli sa Abyssinia sa pangalawang pagkakataon ang mga Muslim kapag napatunayan nila na hindi pala totoo ang balitang ito. Inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh.